ate. Dapat kasi di ka na lang sumami. Hindi ko naman pwede gawin yun, Sina. Ate mo ako, responsibilidad kita. Pero alam mo, dapat umalis na tayo dito eh. Hindi talaga maganda yung kutob ko kay Madam Becca. Kari, tumawag na ba ang ate si Ling mo? Eh, hindi pa nga na eh. Baka hinahanap pa din si China. Eh, bakit naman kasi maglalayas ang kapatid mo? Hindi ba? May kumalat na meme. Baka dahil doon. Sabi po ni China, pinagtanggol daw siya ni Auntie Becca sa mga marites. Feeling ko may ambag din yung mga chismosa sa paglalayas niya. Hindi ba talaga nila tayo patatahimikin? Hindi ba tayo titigilan yung mga chismosong walang magawa sa buhay? Pagod na ako! Friend, kalma lang, please. Hindi eh! Hindi na tama itong ginagawa nila. Kailangan malaman nila yung bunga ng ginagawa nila sa amin. Mga walang niya sila. Nay! Nay! Welcome to Casa Velda. You're home away from home. Anong ginagawa niyo dito? Di kaya dapat ako nagtatanong sa'yo, ano ang ginagawa mo rito? Kasi ikaw hindi ka naman imbitado. I only sent 2 invitations. 1 for your sister, at isa para sa apo ko. Asan mo si Auntie Becca? Pwede ba umalis ka na nga rito? Oh, I like you very much. Ang kit-kit mo! Naku, alam mo ba? Talagang punong-puno ka ng respeto. Bagay na bagay ka, ha, na mag-represent ng mga underage na patapon. Ano bang kailangan nyo sa amin? I just wanted to welcome you dito sa rest house ko. Rest house mo? Nasaan ho si Madam Becca? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Ako? Wala! Ano naman ang gagawin ko sa kanya? Ang bait-bait ko kaya, hello? Kayo ha? Si Madam Becca ninyo, kanina po umalis yon. May pinag-usapan na kami. Mrs. Gatchalian, you call. Eh, hindi mo naman sinabi sa akin na si Leo pala ang ama nung ipinagbubuntis nung China na yon. Ay, hindi ko ba nasabi? Hindi ko naman kasi alam. Sorry na. Pwede ba? Stop insulting me. Alam ko namang kating-kati ka lang doon sa 5 milyon mo. O bakit? Ibibigay mo na ba? Of course not. Not until you do something for me. Okay, sige, go push. Ano yung something na yan? Kailangan ko si China. Dalhin mo siya sa akin. Challenging, ha? Pero sige, deal. Kaya nandito ako ngayon dahil ako mag-aalaga sa inyong dalawa. Ano ang pinagsasabi niyo? Eh, since apo ko naman ang dinadala ng babaeng yan, eh, siguro naman may karapatan ako na alagaan tong apo ko, hindi ba? Oh, kaya yon si Becca, pinaalis ko na. Ako na ang bahala sa inyo dito. Aalagaan nyo? Oo. Eh, muntik na nga akong mapahamak itong baby niya dahil sa pagsugod niyo sa bahay namin. Ang hilig mo naman umangkat ng nakaraan. Ungkat. Ano ba yun? Ayoko! Ate, ayoko. Alam niyo, hindi ko alam kung sino nagbigay sa inyo ng ideya na yan. Pero mas lalong hindi ko maintindihan ano bang nakain ninyo. At naisip niyo na papayag kaming ibigay sa inyo si China? Kami ho ang pamilya niya. Kami ang mag-aalaga sa kanya, hindi kayo. Asan ba si Auntie? Auntie Becca! Oh, Auntie Becca! Screaming! Wala! You are acting like a little child. Grow up! Wala akong pake sa'yo! Auntie Becca! Oh, yeah! Ano ka ba? Tumahimik ka. How did you not know the plan all along? China, ano bang sabi sa'yo, Madam Becca? Wala na. Wala. Ang sabi nang sa'kin eh. Hoy! China! Auntie! Sigurado ko bang wala nakakita sa'yo nung umalis ka ng bahay? Baka mamaya, pagpiyasahan ka na naman ng mga chismosa mong kapitbahay, tapos sabihin, nakikipagtanan ka. Wala! Saan ba kasi tayo pupunta? Paulit-ulit tayo?
Di ba nga sabi ko ilalayo nga kita? Kesa naman yung mga kapitbahay mo eh, lagi ka na lang, alam mo na, yung pinagpulutan ka, ganun. Oo na. Sige na, sasama na ako sa'yo. Wow! Grabe naman po, Auntie. Ang laki naman po nito. Kanino to? Siyempre, kilala mo naman ako. Marami akong friends na yayamanin. O di ba, China? Safe na safe ka dito. Sa labas, may nakita ka bang mga tao? Wala masyado. Walang masyadong bahay. Ibig sabihin, walang masyadong chismosa. Madam, hindi po ba dapat sabihin natin kay nanay kung nasan po tayo? Tatawagan ko na lang siya para alam niya. Talaga lang, Selena, yung naiisip mo, ha? Pag tinawagan natin si Lena, imposible hindi yung sumugod dito. At pag sumugod yung dito, machichismis na naman kayo. Eh di ba nga, ang gusto nga ng kapatid mo, maging tahimik, ganun, walang gugulo, kundi pupulutanin na naman kay chismosa. Si Lena, ako lang ba talaga nag-iisip ng tama dito? Ate, hayaan mo muna ako. Tsaka, ba't ka ba kasi sumama dito? Kaalala lang naman ako eh. Si nanay mag-aalala din po yun pag hindi niya alam kung nasan kami. Nako! Ewan ko ba, bakit kasi nandito kayo, no? Ang dami mong drama. Halika na, punta na kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga na to. Masama na, halika na, masama na papagod ang buntis. Tingnan niyo yung kwarto niyo. Pangmayaman to, walang ganito sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, ramdamin niyo na. Ha? Pwede mo to. Sabit ka lang naman dito. Pasok na. Ang sabi lang sa akin ni Auntie, dadalhin niya ako sa kaibigan niya na ano. Kayo yung kaibigan ni Madam Becca? Huh? I wouldn't call it that kasi wala naman akong kaibigan. Oh, maybe I would call it as low-life, slap soil, and parasite. Yun. Kaya nga ako nandito kasi iniwan na kayo ni Becca sa akin. Para ako na ngayon ang mag-aalaga sa apo ko. Hindi. Hindi ako paigintin. Hindi ka makikilala ng magiging anak ko. Hindi ko. Alis ko kami dito. Chinari ka na. No! Hoy! Sabukan mo! Sino nagsabi sa'yo nga alis ka rito, ha? Pinto ko itong ate ko! Sama mo! Ang ayoko sa lahat yung dinidefy ako. Naintindihan niya. Alis kami dito! Alis kami dito! Talaga, ikaw may eksena ka eh. Gusto mo bang sampalin kita at sabay tadya kang pakitang bruwa ka? Ate! Now tell me, will you be a good guest? Kind enough to be thankful to me dahil imbitado ka rito, aalagaan ko pa yung apo ko? Or will you be a recalcitrant prisoner? At ikaw, mamili ka. Dalawa lang naman ang babagsakan mo eh. Ano? Preso o... Ay, baka naman gusto mo libingan. Ano? Ha? Kaya kayong dalawa, susunod kayong dalawa sa akin. Hmm? You better do what I say. At ikaw, pagtapos na ako sa'yo, nasa akin na yung apo ko. Pwede ka na umalis dito. Pati na rin ito. Ikaw, lalayas ka na rin dito. Kasi ang takot ko baka mamaya magsumbong ka pa eh. Okay? So, peace. Uy! Ikaw ang cellphone ko, kuya! Madam! Oh. Madam, kailan ko! Yes, bye! Bye! Sila ba? Sila yung chismis ka alam ko? Karin naman eh! Huwag mo na patunan, friend! Tita Remy! Kaya kami pinagtutulungan dahil inaayaan lang namin. Kita mo nga nangyari kay China? Kung dati pa lang sana pinakita na namin na hindi nila kaya kami ibully,
Di sana maglalayo si China. Yan ba ang gusto niya, magkabaranggayan? Oo! Magkabaranggayan ako, magkabaranggayan. Sila nagsimula, ako ang tatapos. Ang Hoy! Mga chismosang walang magawa sa buhay, kayo ang may kasalanan kung bakit umalis ang anak ko! Bakit kami? Kami ba yung nanay? Hoy! Huwag mong isisi sa amin ang pagiging pabaya mong ina. Kung naging maayos ang paggabay mo sa anak mo, hindi ka niya lalayasan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nilasa pa ng anak mo! Magano ba? Oo! Walang yaka! Madam, chill ka lang. So, paano akong mag-chill? Eh, pati yung Celine na yung dinala mo rito. Pandagdag lang ng problema sa akin yun eh. Ano bang gagawin ko doon? Uy, ano bang gusto mong gawin ko? Inaabutan kami, di ba? Pag hindi ko yun sinama, di magsusubong yung sa nanay niyang Lena na yun. Eh, ang kailangan ko lang si China. Teka, bakit ba masyado ko na namang interesado bigla dyan sa China na yan? Ano ba to, ha? Charity. Hindi. I am doing this for my son, Leo. Anak, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. I cannot believe that you impregnated that underage. Hindi ko kahit kailan pinangarap na sa ganong klaseng babae ako magkakaapo. Pero anak mo pa din siya. At kung nabubuhay ka, I'm sure you're going to be a responsible father. I wonder what would have happened. What could have been? Kung buhay ka pa, at makakasama ko kayong dalawa. Ako na siguro ang magiging pinakamasayang lola. Pero wala. Hindi ko ahayaang sa kanila mapunta ang anak mo, Leo. Hindi sila ang magpapalaki sa kanya. Sila ang may kagagawan kung bakit ka nawala. Kaya tama lang, kukunin ko siya sa kanila. Yun ang baby na yun ang natitirang alaala sa akin ni Leo. Kaya yung baby na yun, akin yun. Okay, fine. Good luck na lang, madam, sa mga plano mo. Teka nga muna. Sigurado ka ba na walang ibang nakakaalam na nasa atin si China? Eh kasi nga, di ba, ang pinalabas ko, si China, naglayas kasi nga umiiwas siya dun sa mga chismosa sa kanila. Akala ko, kaya kong hindi sila pansinin. Akala ko, kaya kong maging matapang. Gustong-gusto kong lumaban, pero pagod na ako. Safe ka nga, madam. Huwag ka masyadong mag-aalay dyan. Pero ang tanong ko, paano yung si Celine? Anong gagawin natin dyan? Siyempre, pag hindi yan umuwi, magtataka yung nanay mo. Okay. Bakit? Kasi nagtanong-tanong ka pa, Becca. Mali. Sige. Okay na tayo. Pwede na ako umalis, no? Pwede ko nang makuha yung pera ko. Dali-dali. Ama naman, madam. Okay na yan. $500,000? Bakit 500,000 lang to? Usapan natin 5 million. Nasaan yung zero? Salamat ka nga eh. Binibigyan pa kita ng unti-unti kahit na dinadagdagan mo ang problema ko. At saka isa pa, paano akong makakasiguro na hindi mo nakakausap yung Lena? Na hindi kayo nag-uusap. Alam mo, eh baka rin eh, no? Hindi nga kata sinusumbong sa pulis, di ba? Tapos makikipag-usap ako dun sa Lena na yun. Malala ka, madam? Yung trust issues mo, ang lala.
Di ba nga, no? Pag nagdurusa yung Lena na yun, masayang-masaya ako. Kaya nga, saya-saya ako ngayon. Pero mas magiging masaya ako kung kukumpletuhin mo na itong hindi utay-utay yung binibigay mo sa akin. No? No, no, no. I will give it to you next time pag nakuha ko na ang apo ko. Okay? Ilang buwan pa yun? Ha? Matagal pa yun? Anong gusto mong gawin ko? Mag-magic? Ikaw, huwag mo ako subukan. Aray ko! Lamok. Ikaw to. Anytime na maisipan ko na alisin ka sa mundong to, isang pack lang na ganun. Wala ka na. Yan. Pagamitin mo lang sa lamay mo yan. Gusto mo, ha? Malis ka na rito. Shoo! Labok na to. Laki mo. Madera matanda to.